Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, May 12, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto pa rin po yan ha, dito sa may parte ng Mindanao hanggang sa may parte ng Visayas at Palawan. Asahan natin ha, yung mga pulupulong pagulan dito nga sa may western section ng Mindanao. May mga malalakas po tayong pag-ulan dyan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. May mga pulupulong pag-ulan din dito sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan. Dito nga po sa may parte ng Rojas City, sa may Visayas. Dito sa may parte ng Bacolod, Cebu City, Bohol. Sa may Tacloban, may mga pulupulong pag-ulan. Dito naman sa may parte ng western section ng ating bansa, sa may parte ng Central Luzon, may mga pag-ulan din po tayong mararanasan hanggang dito po yan sa may parte ng Ilocos Sur at Baguio. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, no, yung ating minomonitor na posibleng sama ng panahon na manggagaling nga dito sa may parte ng China at papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng ang dumanyan dito sa may parte ng Basco Batanes bilang isang low pressure area o bilang isang tropical depression or mahinang bagyo kung hindi nga magbabago yung senaryo nitong ating advanced weather forecast. At pagkatapos po nun, meron po tayong isa pang imomonitor ha, sa ating advanced weather forecast na posibleng low pressure area dito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun naman po yung ating antabayan ng kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo ng low pressure area sa eastern section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast, ano, mapapansin nga po natin, pagdating nga po ng May 13, no, patuloy nga po tayong makakaranas ng mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa at patuloy pa rin po yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Ito nga po ha, yung minomonitor nating posibleng low pressure area ha, na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dadaan po yan dito sa may parte ng Taiwan at dito nga ay posibleng dumaan yan ha, sa may parte ng Basco Batanes pagdating nga po ng May 15. At pagdating po ng May 16, andito na nga po yan ha, sa may western section, rather eastern section ng Extreme Northern Luzon bilang isang bagyo. At ito nga po ha, kung sakaling ang ito'y tuluyang magiging isang bagyo, ito po ipapangalanan ng ating bagong pag-asa DOST ng Bagyong Betty. At makaka-apekto po yan dito sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng May 17, patuloy nga po tayong makakaranas ng pag-ulan dito nga sa may western section ng ating bansa dahil meron nga po tayong posibleng habagat na nakikita ngayon dito sa ating monitor na makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman ng May 18, no, patuloy nga po tayong makakaranas ng mga pag-ulan, bunsod pa rin po yan ha, noong ating habagat. Pagdating naman ng May 19, ito na nga po yung low pressure area na ating imomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil nga sa posibleng habagat. At pagdating ng May 20, tuloy-tuloy nga po makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kung makikita natin na yung imomonitor nating low pressure area sa labas ng ating bansa, malawak nga po at malaki ang kanyang diametro. Ito nga makikita natin sa ating monitor. At pagdating ng May 21, mas lumalawak na nga po o mas bumibilis yung kanyang sirkulasyon at ito nga po yung pinakasentro niyan ay nasa eastern section ng Davao. Pagdating naman po ng May 22, no, dito nga po ay posible siyang mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Ayun po yan sa ating European Center. Inuulit natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil nga mahaba yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki po ang tsansa na magbago pa rin po yung ating mga minomonitor sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.